Alas tres ng madaling araw, gising na ang magkapatid na sina Elsa at Karen. Papasok sila sa eskwela. Sabi niya na ishi, doon natin niya ako kung tatuo. Grade 10 na si Elsa, habang nasa grade 5 naman si Karen. Ito po kami tinatanghali po magsaing na alis 4. Saan po malilate po kami. Naibawal po ang malate sa high school. Po kami po nalilate. Tuwing hapon po, naiiwan po kami hanggang alas 5. Naglilinis po. Araw-araw, 3 oras silang naglalakad pababa ng bundok. Flashlight at mga ilaw mula sa maliliit na cellphone ang gamit nila para makita ang daan. Hindi pa po akong time na nasusugatan niya pa ako. Kasabay rin nilang pumapasok ang ilan pang bata mula sa Sitio Bernanda. Sanay po akong maglakad kahit ganito maputik. Dahil mula pagkabata ko lang po, gantong putikan na po yung dinadaanan namin. Hindi agad nila isinusuot ang kanilang mga uniforme para hindi ito madumihan. Pag po nadumihan yung damit, mahirap pong matanggal. Wala silang sapin sa paa kapag naglalakad. Naglalakad po kami nakapaa kasi po madalas po, pag nagtsinelas po mabibigtal. Nahihirapan pong maglakad. Maputik at mabato ang daan. Pagkakataon po na nadudulas po ako, nasusugatan. Minsan po nakaranas din po ako na nasugatan po sa tuhod. Ang hirap po ng pinagdadaanan namin, sobra. Halos nga po lumuhod na kami sa hirap ng paglalakad, pero pinagtsatsagaan pa rin. Lagpas 100 estudyante mula kinder hanggang high school. Ang ganito ang sitwasyon araw-araw sa Barangay Latag sa Nasugbu, Batangas. Sumikat na ang araw pero malayo pa sila sa kanilang destinasyon. Dinatagan po namin kahit mahirap po. Makatapos lang po kami ng pag-aaral. Humihinto sila kapag kinakapos na ng lakas. Kapay niya po. Naguuntahan po. Papagod din po. Sakit po yung paa. Saan po eh. Sakit na po yung likod sa paglalakad. Putik po. Kahit hirap ang mga anak sa pagpasok sa paaralan, iniinganyo ni Aling Hermogena ang mga anak na mag-aral. Para po sila'y matuto dahil wala po namang kayamanan ang maibibigay sa kanila. Para po sila'y matuto at pwede makatapos po para po makapaghanap buhay sila. Pagkatapos ng halos 10 minutong pahinga, balik sa paglalakad sina Elsa. Ang kanilang nilakad ay simula pa lang ng kanilang kalbaryo. Kailangan pa nilang tawirin ito.
Pagkatapos dumaan sa maputik na bahagi ng bundok, tatawirin naman nila Elsa ang ilog Berason. Sa araw na ito, mababa ang tubig ng ilog. Kapag tag-ulan, lagpas na sa ulo ni Elsa ang tubig. Isa ito sa ikinatatakot ng mga magulang sa lugar. Pinapangamba ko lang naman po tuwing aalis sila ng school na paglalabas, eh baka makahuli po ng basa kabila, eh makatawid po ng ilog, eh madaladala ng alon. Buhay po nila, napakahirap po talaga. Nagsasakripisyo po sila, gigising po sila ng madaling araw para maaga po sila makatawid. Minsan ay muntik nang malunod dito sina Elsa at ang kuya niya. Tumawid po ako sa ilog, nanood po ako. Nakita po ako ng kuya ko, sinagip po ako. Kasi yung kuya ko rin po, hindi rin po siya marunong maglangoy. Nanood po kami parehas. Kasi sa labak po namin, may tao po, doon po kami nakakapit. Po, kaya po kami nakaligtas. Tapos pag-awit po namin, hiling ko po na saan. Nagpasalamat po ako kasi po nakaligtas kami ng kapatid ko. Walang puwang ang takot kay Elsa. Hinaharap niya araw-araw ang ilog na muntik nang pumatay sa kanila. Sanay na po kami na isip po namin hindi na po kami matatakot. Tagabundok din lang po naman kami. Minsan nga po nakaranas po akong pumasok ng nag-iisa mula sa amin po. Hanggang latag. Pagdating sa sentro ng latag, kumukuha sila ng tubig sa balon para maglinis ng katawan. Sa bahay ng kamag-anak sila nagpapalit ng uniforme. Halos 1,000 pamilya ang nakatira sa Sitio Pinkian at Bernanda. Nakapwa, nasa bundok. Alam ng mga guro na hirap sa pagpasok ang magkakapatid. Sa umaga po, parang pag pumapasok na po siya dito sa room, parang napapansin ko po ay hindi po siya ganun kasigla katulad ng ibang bata. Parang pakaramdam ko po ay nanghihina na siya. Parang pagod na pagod agad sa umaga pa lang. Yun po siguro ay dahil nga sa layo ng kanilang nilalakad. What other kind of material? Pagod man kung dumating sa klase, handang matuto si Karen. Kahit po mahirap po ang daan, nagtitiis po ako po para po makatapos. Hanggang grade 6 lang mayroon ang barangay Latag. Kaya si Elsa maglalakad pa ng halos 6 na kilometro patungo sa pinakamalapit na high school. 25 pesos ang bayad sa tricycle kung magpapahatid sa Tala National High School na nasa kabilang barangay. Pero madalas, walang baong pera si Elsa. Minsan po hindi po nakabayad ngayon linggong ito. Utang ko po sa kanya ay 200 na po. Pero hindi naman po kami sinisingil dahil alam po na hindi pa po namin kayang bayaran. Nagsimula na ang klase na makarating si Elsa sa kanyang paaralan. So ano pa yung pwede nating idagdag? Kada linggo, 2 beses nahuhuli sa klase si Elsa. Nasabihin po, bakit po late? May service naman po. Siyempre sinasabi na lang po namin na hindi po namin kayang mag-service dahil hindi po namin kayang bayaran yung mga halaga na hinihingi sa service.
No, hindi lamang sa... Hindi na bago ang kwento ni Elsa sa National High School. Talagang kami humahanga sa kanilang kagustuhan na makapag-aral. Now, especially kung tag-ulan, talagang marami sa kanila ay dumarating dito na mga basa. Basa ang buong katawan at talagang kitang-kita namin sa kanila yung kahirapan ng kanilang sinasagupa nilang paghihirap para lang sila makarating dito sa ating paaralan. Sasabi na determinado raw si Elsa sa pag-aaral. Siya ay porsigido. Bagat sabihin natin na hindi naman gano'n siya gano'ng kaaktibo dahil nga merong iba't may mga aspeto na nakakasagabal sa kanyang pag-aaral. Pero sa kabila noon, natutuwa kami dahil nga nakikita namin na siya ay interesado na matuto. Since birth. Apa, kasi pa inagisnan ko na po yung daan namin na ganyan. Yung tulay, nagagawan lang siya ng taong baryo lang yung gumagawa. Gaano po katagal? Ako po ay 40 years old na. 40 years na rin po. Twice lang siya nagkatulay. Nadaan na yung pong mga previous teachers dito, nakakatawid sila crossing the river na tinatalian po ng tali ng kalabaw para lang po makatawid. Hanggang ngayon, kalbaryo pa rin ang mga taga-barangay Latag ang maputik na daan. Isama pa ang ilog na kailangan nilang tawirin, makarating lang sa paaralan. Sobrang nakakalungkot dahil po maraming bata yung nanggagaling doon, most especially yung aming mga secondary, yung mga graduate namin dito. Kapag tubaha talaga, palang mag-sacrifice and ramdam ko po yung hirap. Bukod sa ilog Berason, may banta rin ng peligro sa ilog Mayamot-Yamot sa Barangay Latag. Ito ang ilog na kailangang daanan ng mga estudyante para marating ang susunod na barangay kung nasaan ang Tala National High School. May sementadong daan dito pero umaapaw ang ilog kapag malakas ang ulan. Napakahirap po na sitwasyon ng mga eskwela ko rito dahil po sa kahirapan ng ilog, napakalalim. Una-una po ay wala kaming konkreto na tulay. Maliban po lang doon sa ngayon 2014-15 po ay nagpagawa po ako ng tulay na konkreto na tubo para ang mga bata po ay makatawid na ng maayos. Hindi lang estudyante ang apektado kapag tumataas ang tubig sa ilog Mayamot-Yamot. Kahit ang mga guro, yamot na sa peligro. Minsan po ay pagdating dito sa school, di hindi po umuulan. Tapos po may mga pagkakataon na bago po sa hapon, kung kailan po yung uwian na, saka po lalakas ang ulan. So nabaha na po yung ilog. So wala po kaming choice kundi dumaan sa tulay para po makauwi sa aming mga bahay. Tinuro ni Teacher Melanie ang kanilang dinaraanan kapag tumataas ang ilog. Ito na po ang daan papunta po sa tulay. Medyo masukal at magubat. Madulas po. Yan. So ito po ang aming dinadaan ng pagtag-ulan. Delikado po. Pag nadulas, sa ilog po din ang punta. Noon ay kawayang tulay ang nakalagay rito. Pero ako lang natapos ang tulay na gawa sa bakal at kahoy.
sa halagang mahigit sa 100,000 piso. Mula ito sa Internal Revenue Allotment o IRA ng barangay. Yun po ay pansamantala lang na inilagay namin na nagtulungan po ang mga konseho para po ang mga tao na mamamayan sa Nasugbo at mga bata na nag-aaral ay makatawid. Ang Internal Revenue Allotment o IRA ng Barangay Latag para sa taong ito ay mahigit 2,000,000 piso. Hindi raw ito sapat para sa mga pangangailangan ng barangay. Era ng barangay ay babawasan para isama po doon sa pagpapagawa ng tulay. Eh kung babawasan pa sir yung era ko, wala na pong maipapagawa sa barangay ng mga katulong sa mga tao, katulad po ng mga repair ng karsada, katulad po ng mga tubig. Mahigit sa 2 buwan pa lang, unti-unti nang nasisira ang sahig ng tulay. Medyo awang na po yung sahig na inilagay at medyo delikado po siya sa mga bata na dumadaan dito. Lalo na po yung medyo mabibigat na mga bata at minsan po ay pag mga pilyo pa po ang mga bata nagtatakbuhan. So maaari po silang mahulog din at nakakatakot po talaga. Medyo maliit pa po yung tubig niyan na yan ngayon kumpara po pag talagang bahang-bahan. Madulas na. Pagkatapos makatawid sa tulay, masukal na daan naman ang kailangang bagtasin. Ito po yung aming dinadaan ng pagkatawid ng tulay. Madamo at magubat po. Ito po ang mahirap na bahagi pagkadaan po ng tulay. Kaputikan. May isa pang tulay na daraanan si Teacher Melanie. Gawa ito sa kawayan, pero marupok na ito. So ito pong bahagi. Yeah. Ay, salamat. So ito po yung gilid ng ilog na ating pong dinadaanan pagkatawid ho sa tulay. Dito tayo mamamaybay sa gilid papunta po sa kalsada. Delikado ang daan na ito, lalo na sa mga bata. Isang maling hakbang kasi ay maaari silang mahulog sa ilog. So ito po ay yung mahirap na bahagi. Mga ugat ng puno po ang dinadaanan namin. Mahigit sa 30 minuto naming nilakad ang ruta sa gilid ng ilog bago nakarating sa kabilang bahagi. So yan pong makipot na daanan na yan ang aming nilabasan. Simula po doon sa pagdaan namin sa tulay kanina. So dito po lalabas para po makauwi na kami papunta sa maganda pong ito sa may kalsada. Simple ang pangarap ng mga residente ng Barangay Latag. Sana po ay mabigyan po kami ng tulay na ligtas po para sa mga bata at sa lahat po ng dumadaan. Na sana po may makatulong po sa amin, lalo na po dito sa barangay. Paano mo matutulungan yung isang bata na isang batang musmos na may pangarap sa buhay kung yung simpleng dadaanan pa lamang hindi na siya makakatuloy dahil buhay na ang nasa lalay. Libre ang mag-aral sa mga pampublikong paaralan, pero maraming estudyante mula sa Barangay Latag
ang humihinto sa pag-aaral. Nawawalan daw kasi ng ganang pumasok ang mga bata dahil sa kawalan ng maayos na daan at tulay. Pero yung pong pagod, hirap ng mga bata. Kaya mas pinipili po nila na talaga na magpaupa, magagamas ng palayanan, magagamas ng tubuhan. Sa Latag Elementary School, noong 2015 ay 245 ang estudyante. Ngayon, bumaba ito sa 222. More than 100 na bata yung naglalakad everyday. Na kapag po baha talaga, kailangan mag-sacrifice. And ramdam ko po yung hirap. Although hindi naman nga po ako dito nag-high school, ano po, pero kita ko po yung hirap ng mga bata, hirap ng every individual. Dahil po na-experience ko po na talagang nung hindi pa ito yari, yung daan na yaan ay naglalakad talaga kami for almost 1 hour from Latag to Talat. Hindi rin nalalayo ang karanasan ng mga mag-aaral ng Tala National High School. 3 sa bawat 10 estudyante ang kailangan pang tumawid ng ilog para makarating sa paaralan. Mapuputik ang mga paa, basang-basa ang buong katawan, talagang merong ang iba ay tumutulo yung damit. Wala agad nagsasabi na estudyante o kaklase na itong inumin mo. Si Elsa, may pagkakataon na gusto niyang sumuko sa hirap na kanyang pinagdaraanan. Pakahirap po. Dati po gusto po mag-transfer. Doon po sa Bilaran po dahil ayoko na po dito pumasok. Sa pagpasok ko po dito, naging miserable po yung buhay. Naging nararanasan po yung pagod, sakit ng katawan, saka po yung sakit ng mga paa ko. Pamilya at pangarap ang parating nagbibigay sa kanya ng rason para magpatuloy. Para po hindi na po mahirapan pasok. Para po hindi maluwan po sa pag-aaral yung mga kapatid ko. Kahit ako na lang po yung mahirapan, wag lang po sila. Ang nanay ni Elsa na si Aling Hermojena ay 58 taong gulang. Siya ang tanging kumakayod sa pamilya. May sakit kasi sa bato ang kanyang ama, kaya hindi na ito nagtatrabaho. Sampu ang anak ni Aling Hermojena. 6 ang may asawa na at nakabukod ng tirahan. Si Elsa at Karen ay nasa grade school pa lang. Ang isa pa niyang anak na babae, may sakit din sa bato. Wala nga pong ano eh. Mga pong may pagamot na. Ngayon nga po hindi. Wala po nang pumagastos pa. Tanggal at pagbubuhat ng malalaking bato sa taniman ng tubo ang pansamantalang trabaho ni Aling Hermojena. Kasama niya rito ang isa niyang anak na lalaki. Kumikita sila ng ₱300 kada araw. Ay, kailangan po eh dahil wala na nga po nakakapaghanap buhay. Nga po, Mr. Kamapit din ang makapaghanap buhay. Wala nga po, hindi ako magpilit po ng gumawa kahit maghanap buhay po kahit na papaano. Alam ni Elsa na makakatakas lang siya sa kahirapan kung makakatapos ng pag-aaral. Pangarap ko po maging teachers para po makatulong sa mga batang di po nakapag-aral itong napaaralan. Patulungan po yung mga batang
hindi po makapag-aral dahil sa... dahil po sa kawalan ng pagkain, pera. Patuloy naman na bumababa ang bilang ng mga pumapasok sa Tala National High School. Noong 2013, mahigit sa 500 ang estudyante rito. Bumaba ito sa mahigit 400 ngayong taon. Ang nakikita naming dahilan ay yung kalayuan. Kalayuan ng lugar na pinanggagalingan ng ating mga estudyante. So kinakailangan na sila ay tumawid ng ilang ilog bago nila marating ang ating paaralan. Sa bawat 10 estudyante ng Tala National High School, isa ang hindi nakakapagtapos. Mali raw na may naiiwan. Itong mga batang to ay mga buhay na maaring mali mo. Itong mga nangyayari sa mga kabataan to, isa dyan sa Batangas na kabataan, maging susunod na Pangulo naman sa Department of Education Secretary. O isang tao makakapag-imbento ng something. Dati to ay mga potential na contributors ng ating society. So hindi sasabihin dapat lahat sila, prioridad din natin. Maayos na tulay ang nakikitang solusyon ng mga guro para mabawasan ang mga estudyanteng humihinto sa pag-aaral. Lagi ko po sinasabi sa kanila, alam mo, sabi ko ganyan, magkaroon lang dito ng isang konkretong tulay, yung kahit tricycle makakadaan or yung kahit single na motor, kahit kinabukasan pwede na akong mamatay. Kasi alam ko, secured na yung mga taga-bar, yung mga bata na mag-aaral. Tila suntok sa buwan na magkaroon ng maayos na daan at tulay ang Barangay Latad. Hindi ko po nakikita. Wala pa po ako ngayon po. Ngayon po talaga, honestly, wala akong nakikitang sign na mabibigyan kami. Kasi po, kung mabibigyan kami ng tulay noon pa, sign, wala po talaga. Wala naman daw alam ang bagong namamahala sa nasugbu sa problema ng Barangay Latad. Kung hindi naman nagre-reklamo yung mga tao, so nanineglect. Malaking bagay yung communication ng barangay din. Kahit ang nakaraang administrasyon, nagkibit-balikat din sa problema ng barangay. Kasi ang kapitan dyan eh hindi sa akin, hindi nakikiusap, hindi humihingi. So, yung mga konsehal ang tinutulungan ko. Sa ngayon, walang maasahang solusyon ang mga taga-barangay Latad. Iba na lang kung ipaalam nila ng formal sa kapitan at alkalde ang kanilang sitwasyon. Habang wala pong tulay, naisip ko lagi na nasa peligro yung buhay namin. Naisip ko po na baka po maulit po yung nangyari sa akin. Isang dekada nang umaasa si Elsa na magkakaroon ng tulay sa kanilang lugar. Tulay na maghahatid sa kanya at iba pang bata sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. So kung mangyari eh, yung sa ilog po namin, imalagyan po ng tulay. Parang po hindi na po may mahirapan sa pasok. Mukhang maghihintay pa si Elsa at ibang residente ng Barangay Latag sa pinapangarap nilang tulay. Wala naman kasing nakikitang benepisyo ang munisipyo kung magpapatayo sila roon ng tulay. Ang gauge natin dyan ay yung economic returns. Una na yung real property tax dyan, mahina. Pangalawa, pati population. At ang isa nga doon ay siyempre yung economic returns. Kung malaking masyadong investment mo sa infrastructure, eh hindi naman sapat para ang kapalit na returns nga ay ganun din kalaki. Pero hindi raw tamang basehan ito para bigyan ng tulay o daan ang isang komunidad.
Kaya nga nagkaroon ng sistema ng gobyerno, nagkaroon tayo ng sistema ng gobyerno tulad na atin, kung saan hanggang baba ay may kinatawa ng gobyerno, hanggang sa ating barangay, ito para masigurado na ang gobyerno ay makakarating at ang serbisyo ay may iahatid kahit dun sa mga nasa laylayan. Si Mayor Antonio Barcelon ang namahala sa munisipyo mula 2004 hanggang 2013. Konsehal siya mula 2013 hanggang 2016 at nahalal muli siyang alkalde nitong Mayo 2016. Una, economic factor. Yung mga tao doon, nakagista na nila, ito yung mga binoboto eh. Ito yung mayayaman sa lugar nila. Yung patronage, the feudal system, we really never lost that system and thinking of yung feudal lords, yung mga feudal na Panginoong may lupa. Noong nakaraang eleksyon, panalo sa Barangay Latag si Mayor Barcelon. Masakit din po sa aming mga taga-barangay yon na ang sinasabi nga ni Mayor ay kung hindi kami mabibigyan ng hinihingi namin na yung tulay ng barangay, eh medyo po masakit din sa loob namin ng mga taga-barangay dahil po pagka buwan po ng August na, tagbagyo na po yan, eh hindi na po makapamayan ang mga tao dito sa Barangay Latag, papuntang Nasugbo. Sa dahilan po na wala talaga pong matatawiran. Mula 2004 hanggang 2013, halos 13 milyong piso ang halaga ng mga proyektong ibinigay ng munisipyo sa Barangay Latag. Karamihan sa mga ito ay mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng classroom at kalsada. Pero wala pa para sa tulay. Naipa-estimate namin dyan eh, medyo malaki-laking pondo. Gawa, nakakurba yun eh. Pag itinuwid mo naman, mahabang-mahaba. Siguro kung mga 15 to 18M, ang alam ko yun ang mararating na gastos. Gawa, mahal ang tulay. Ngayong taon, mahigit 200 milyong piso ang Internal Revenue Allotment o IRA ng Nasugbu. Ayon kay Mayor Barcelon, pipilitin niyang masolusyunan ang problema sa tulay ng Barangay Latag. I-consider natin kung hindi man kaya ng pondo ng munisipyo, mag-sourcing of funds tayo sa iba. Alam natin yun. Kaya lang, siyempre, na tsatsaga nga nilang maghintay. Gawa pag naulan lang ng matagal, kaya sila naatraso. Ang nakaraang mayor na si Rosario Apacible, hindi raw alam ang problema ng barangay. Hindi raw niya kasi kaalyado ang kapitan. Nandun ang materyales, masyado lang maulan, kaya hindi maumpisahan. Kaya nga lang, syempre, kasama yan sa budget ko ng 2016. At nakasama na ibid yan. It took time kasi medyo hinaharangan sa konseho ang aking budget. At hanggang sa Batangas ay pinuntahan para huwag ma-approve. But ultimately, na-approve na ang budget. Kaya ang iba, inabot na ng election ban, kaya hindi agad nagawa. Sa kawalan ng tulay, minsan nang may nalunod sa ilog ng Mayamot-Yamot at Berasol. Pero hindi ito alam ni Mayor Barcelon. Nakukonsider yun. Kaya lang, nagagamit pa nila yung spillway. Kaya wala namang mga report na talagang mga nalunod, naatraso lang. Ngayong tag-ulan, ganito pa rin ang dadaanan ng mga taga-barangay Latag. Ang pamamahala ay hindi dapat reaksyonaryo lamang. Kailangan may vision ka. Kung ikaw ay isang leader, lalo na isang local government official, dapat developmental yung approach mo. Developmental yung thinking mo. Proactive ka. Ito nga may namatay na hindi pa nagre-react. Walang katiyakan kung magkakaroon ng tulay sa Barangay Latag. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga residente na darating ang araw na hindi manganganib ang mga bata kapag papasok sa paaralan.
umaasa pa rin po kami na mabigyan po kami ng sanggo ng bayan, ng ating pong mayor at ng ating pong provincial, na mabigyan po kami ng tawera na konkreto na tulay dito sa Barangay Latag. Sa bawat yabag ng pako sa putik, unti-unti kong natutupad ang mga pangarap ko. Umaasa pa rin po ako na mapatayuan po ng tulay yung aming ilog. Para po hindi na kami mahirapan sa pag-aaral po na. Daan at tulay, hindi simpleng imprastruktura ang mga ito. Para sa mga taong nasa liblib na komunidad, daan ito tungo sa hanap buhay at paaralan, at tulay tungo sa mas maunlad na buhay. Dapat ay kaaya-ayang karanasan ang pagpasok sa paaralan para sa bawat batang Pilipino. Ito ang dapat tiyakin ng mga magulang, ng mga nasa pamahalaan at ng komunidad. Kung kayo po ay may usaping nais matalakay ng aming programa, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malumang Ahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.